Pero bago po tayo mag-start, kung bago ka pa lang po sa akin channel, please click the subscribe button and yung bell button na lalabas sa tabi niya. And click all para updated po kayo sa mga bagong video or recipe na i-upload ko. Thank you! And guys, para sa ating mga sangkap, ayan, meron tayo dito 600 grams ng chicken wings. Kung gagawa kayo guys ng buttered chicken, any part ng chicken na gusto nyo, pwede naman. So, ang napili ko lang is ito, chicken wings. Ayan, so titimplahan na natin siya. Meron tayo ditong 1 teaspoon ng garlic powder, 1 teaspoon ng ground black pepper. Ayan. Meron din tayong 1 teaspoon ng paprika. 3 tablespoons ng patis or fish sauce. And 3 tablespoons of cornstarch. And guys, massage lang nating mabuti yung mga nilagay nating sangkap para lumasa siya. And massage lang natin ng mabuti para kumapit dun sa ating chicken. Ayan guys, once na namassage na nating mabuti, sunod na natin yung breading. Ayan. Para sa ating breading, maganda tayo ng 1.5 cup ng flour. And gagamit ulit tayo ng 1 teaspoon ng garlic powder and 1 teaspoon ng ground black pepper. 1 teaspoon of paprika and 1/2 teaspoon of salt. Luin lang natin mabuti. At once na nahalo na natin mabuti, pwede na natin i-coat yung ating mga chicken wings after 30 minutes ng pagkakamarinate niya. So, after 30 minutes guys, pwede na natin i-coat yung ating mga chicken dito sa ating ginawang breading. Then, habang kino-coat ko to guys, dapat meron na kayong nakahanda na mantika na pinapainit. Ayan. So, once na mainit na yung ating mantika, pwede na natin ilagay yung ating mga chicken. Huwag niyong i-overcrowd guys yung kawali nyo para mabilis maluto yung ating mga chicken. Ayan. Hintayin lang natin siya guys hanggang mag-light brown and then tsaka natin siya babalik ka rin. Ayan guys, light brown na siya. Pwede natin siya balik pa rin. So, ganyan lang din sa kabila guys. Hintayin lang natin mag-light brown and then pwede lang natin siya hanguin. Ganyan na guys, pwede na natin siya hanguin. Sige lang natin siya sa isang lagayan ng multi-tool paddle para yung excess oil na makikip ng ating tissue o ng ating paper towel. Okay, saan natin ilalagay yung mga second batch. Thank you.
So, ayan mga best, luto na yung ating chicken. So, palalamigin lang natin siya sandali, tapos i-double fry natin siya para ma-maintain niya yung crispiness ng ating chicken kahit meron na siya ng ating glaze sauce. So, ayan mga best, once na malamig na yung ating chicken, magpainit na ulit tayo. Painitin na ulit natin yung ating ginamit kanina na pang prito. Make sure na guys, mainit na yung kawali, yung mantika nyo bago nyo ilagay yung mga chicken para hindi siya sulipsip ng mantika. Ayan guys, mainit na yung ating mantika. Ayan guys, okay na. Ganun din yung gagawin natin dun sa mga natitira pa natin sa chicken. Yes guys, yung ating honey glaze sauce. So, kailangan natin ng 50 grams ng water. Yan. Yan lang natin siya mag-melt. The next, yung ating 3 cloves ng garlic. Then yung ating 1 tablespoon ng soy sauce. Then add 3 tablespoons of honey. Yeah. Then, lagyan na natin yung ating mga chicken. Super bang mga best. So yan guys, sasali natin siya sa isang lagayan. So, ayan na mga best. Tapos na yung ating buttered garlic chicken. And don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. And don't forget to like and share and comment. So, ayan. Easy ulam recipe. And meron ko ng masarap na buttered garlic chicken. So, hanggang dito na lang guys. See you on my next video. Bye!